The church was never a place. The church is the people. Wherever we can connect and whenever we can connect. Like the first churches who met in homes, temple courts, anywhere that God's people could meet. In today's world, it is now more possible than ever. Any time zone, any country. Because no matter the circumstances, we are called to make disciples, build relationships, pray together, intimately fellowship, and love God and each other through any means necessary, until the time we can physically gather again. For the church was never a place. The church is the people. What is up, Small Church Ministries? Welcome back to church. If you're tuning in for the very first time, we are so excited to have you join us today. We are just one big happy family here trying to lean into all that God has prepared for each and every one of us. Well, today, guys, we have a great service ahead full of special worship and an incredible message. But I want to start off this service by reading a chapter over here in 2 Timothy chapter 1, verse 5. And this is actually Paul attempting to encourage Timothy to fan into flame the gift that was within him. Paul says, "Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus." This is a very interesting verse, and it's actually a very invigorating passage in the Bible because it really does remind us that each and every one of us has a path that God has so perfectly designed and dreams He's placed in each and every one of our hearts. We also have been charged with a mission to use our gifts and our talents for His glory. And just like Timothy, God wants to take us places we could never even dream of. Where you are right now is not where you'll end up, and we can stand in confidence that with God's grace, we will all hit our targets. So today, guys, let's keep fanning that flame in our spirit so we can stand before our commanding officer today as good soldiers and messengers believing for more. Let's pray. Father God, I lift up to you everybody here in this service. I lift up to you this service in general, Lord. I thank you, Lord God, for your promise that you're always there with us. We thank you, Lord God, for dying on the cross for us and the grace that you allow us to hit our targets, Lord. Thank you for having the future planned out for us and for all of our concerns and our worries. We don't have to worry about those things because we know that you're in charge. And at the end of the day, if we follow your path, Lord, we're going to hit our targets. We lift up to you every single person here in Jesus' name. Amen. I don't wanna be afraid.
For those of you who'd like to give today and help this ministry grow, or for those of you already a part of our family, Small Church Ministries, and would like to give your tithes and your offering, simply scan the QR code that will appear on the screen right now, or go to our website, www.smallchurchministries.com. Thank you, Luis. Maraming salamat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kamusta po kayo, mga kapatid? Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapitbahay. Ang bilis ng panahon. Ano ho? It's the time of the year. Let join me and let us read and let us encourage one another po. Sa isang panibagong episode, sa isang panibagong video na ito na dadalhin po namin sa inyo sa araw na ito. Sa araw na ito, let's talk about a very familiar passage in the Bible wherein lagi ho nating naririnig, lagi ho nating kinokote, ano, whenever we come to worship, ano, lagi ho nating kinokote ang talatang ito. It will be found in John chapter 4 verse 21 hanggang 26. Ang sabi ho ng Bible, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." Ang sabi ni Jesus doon sa babae. "You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here." Praise the Lord. "When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him." Verse 24, "God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that Messiah is coming, He who is called Christ. When He comes, He will tell us all things." Verse 26, last verse, Jesus said to her, "I who speak to you am He." I who speak to you am He. "The grass withers and the flower fades, but the word of God remains forever." A very familiar scripture, a very familiar passage in the Bible, in the New Testament, specifically in the book of John, na kung saan makikita natin yung encounter noong babaeng Samaritan and si Jesus. Sa oras na ito, sa araw na ito, we will talk about a certain topic, the seventh
man. Now, we will fully appreciate the narrative of this text if we will not understand the background of the relationship between the Jews and the Samaritans. No? Number one, the nation of Israel or the Jews consider themselves superior because they are a chosen nation by God. Sila po yung piniling bayan or bansa ng Diyos, ang Israel o ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, they look highly of themselves, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Bakit? Kaya nga po, dahil sila yung apple of the eye ng Diyos. Sila yung bayan, bansang pinili ng Diyos. Mababasa ho natin yan sa Deuteronomy chapter 7, verse 6. Ang sabi po doon, "For you," talking about Israel, "are people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession." Pinatunayan po ng Deuteronomy chapter 7 verse 6 kung papaanong dedicated at pinili ng Diyos ang bayan ng Israel o ang mga Hudyo. Pangalawa, while Samaritans readily intermarried and because they sacrificed to God in their own homeland, no, which is Samaria, no, at hindi sila pumunta sa Jerusalem para mag-sacrifice or mag-worship sa Diyos. Ginagawa nila yon in their own homeland. So the Jewish of Jerusalem decided that the Samaritans were not dedicated to the purity that God required and made the Samaritans outcast. Ang mga Samaritans po are considered half Jewish and half Gentile. Ibig sabihin, not pure, hindi puro. No? Meaning they are contaminated. Ang tingin ng mga Jewish sa mga Samaritans, they are contaminated by other paganic blood. Kaya makikita natin yung pagkakahiwalay, no? Yung separation ng Jewish at ng Samaritans. No? Kaya nga makikita natin dito, nung merong isang lawyer doon sa Luke chapter 10, verse 25 and 37, may lumapit kay Jesus na isang lawyer, expert of the law, no? At tinanong si Jesus kung paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante, itong lawyer na ito, naging curious siya, no? Tinanong niya si Jesus, sabi niya, "Panginoon, paano ako magkakaroon ng eternal life?" Binalik ni Jesus yung tanong doon sa lawyer. Sabi niya, "Ano ba ang nasusulat? Ano ba ang nabasa mo sa kautusan?" Sumagot itong taong ito, ang sabi niya, "Nasusulat, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And then, love your neighbor as yourself." Mga kapatid, pag tinignan natin yung Luke chapter 10 na yun, mababasa natin dito yung parabola, yung kinuwento ng Panginoong Jesus about the good Samaritan. Binigyan niya the good Samaritan. Na yung Samaritano lamang yung nagbigay ng full attention doon sa taong sinalakay ng mga tulisan. Dumaan yung Levita, no? Dumaan yung saserdote, hindi pinansin yung taong ginawa ng masama ng mga tulisan na ito, maliban sa isang tao na nahabag sa kanya, at yung nahabag sa kanya ay isang Samaritano. So dito ipinapakita ni Jesus, no, na kinakailangan yung central message ng gospel o ng mabuting balita, mga kapatid, is all about love, pag-ibig, pagpapatawad. Unahing ibigin, mahalin ang Diyos, at pagkatapos mahalin ng Diyos, mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig o pagmamahal mo sa iyong sarili. Inilalapit ng Panginoon at sinasabi ng Diyos na tanggalin yung gap, yung barrier between kayong mga Hudyo and the Samaritans. Let there be love, ika nga nila. No? Doon sa Luke chapter 17 verse 11
to 19, mababasa natin doon yung very familiar story again, no, na nagpagaling ang Panginoong Jesus ng 10 ketongin. No? Tapos nung gumaling yung 10 ketongin na yon, no, isa lamang yung bumalik at humanap sa Panginoong Jesus para magpasalamat. Ang sabi ni Jesus, ang sabi niya, di ba 10 yung gumaling? Bakit isa lamang ang bumalik para magpasalamat at ang bumalik ay Samaritano pa? So makikita natin dito yung distinction between Jewish and Samaritans. Thirdly, the Samaritans built their own temple which the Jews considered pagan. Mayroong separation pagdating sa pagsamba, pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pag-worship sa Diyos, yung Samaritan and Jewish. The feud grew, no? And by the time of Christ, the Jews hated the Samaritans so much. They crossed the Jordan River rather than travel through Samaria. No? Kung halimbawa ang isang Hudyo, no, ay may pupuntahan at madadaanan nila yung lugar ng Samaria para lang hindi sila makontaminate, no? Para hindi lamang sila maka-associate dahil mababa ang tingin, madumi ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Ang ginagawa nila, they are crossing the Jordan River. Umiikot pa sila sa Jordan River para lang maiwasan ang Samaria. Ganun katindi yung discrimination nung panahong iyon. Kaya nga, mapapansin natin dito sa John chapter 4, mga kapatid, dito ipinakita, dinemonstrate mismo ng Panginoong Jesus kung paanong He reached out, He waited for this Samaritan woman to come. There are important things we need to see in this text. No? Number one, the well. The well, o yung balon. No? Jacob's well was there. No? And until now, mga kapatid, do you know that in these modern times, no, yung Jacob's well ay naroroon pa rin at it was restored. Today, Jacob's well in Samaria lies within the monastery complex of the Eastern Orthodox Church in Nablus. Yung Nablus po ay nando doon sa Palestinian West Bank. And until now, in these modern times, makikita natin ang Jacob's well. Side note lang, kung naroon pa yung Jacob's well, ibig sabihin merong isang Jesus na pumunta doon to encounter this Samaritan woman. And Jesus as tired, no, dahil pagod siya, he was from a journey, ang ginawa ni Jesus, he sat down by the well. Umupo siya doon sa balon. No, he was tired. Talagang ipinakita dito that God, no, is fully man. Not only God, but Jesus is fully man. Napagod siya, nagutom siya, marahil nauuhaw siya, kaya siya naroroon. Hindi lamang siya nauuhaw sa isang literal na tubig, but then again, ginamit ito ni Jesus to encounter and change the trajectory of life or destiny ng Samaritan woman. John chapter 4, verse 4 to 6. Jesus, wearied from his journey, sat beside the well and engaged in a profound conversation with the Samaritan woman. Jesus was breaking social norms. No? He is breaking social norms. Bakit? Kasi as Jewish men, no, hindi nag-associate nor nakikipag-usap ang isang Hudyong lalaki sa isang Samaritan woman. Pero dito makikita natin sinadya ni Jesus na umupo doon sa well, doon sa balon, at inantay, kinausap eventually yung babaeng iyon. So in ancient times, the well was both symbolically and often literally located at the center of the community. Yung mga balon
Hindi katulad po nitong modern times natin. Ngayon, may mga faucet na tayo, no? Pag binuksan natin yung ating faucet, lalabas doon ang tubig. Ngayon, may nagde-deliver sa atin ng mga drinking water, nagbabayad tayo, bumibili tayo. Ngayon, may mga bomba, may mga poso, no? Pero nung panahon po, nung unang panahon, panahon po ng ating Panginoong Jesus, wala po noon. Ang meron lamang ang community noon is well. At itong well o itong balon na ito was built by Jacob at ito'y ipinamana o binigay ni Jacob. No? Sino ba si Jacob? Pinalitan ang kanyang pangalan ng Israel. Pero bakit yung mga Samaritans ang nakikinabang sa well na yon? Ibig sabihin, may relationship noon lalo na ang mga Samaritans sa mga Israelites. Dahil si Jacob napalitan ng pangalan na Israel. But then again, mga kapatid, no? Itong well na ito, itong balon na ito ay napaka-importante sa panahon nila sapagkat hindi readily available yung tubig sa mga kabahayan. So ibig sabihin, lahat ng tao sa Samaria and nearby cities, kung ikaw ay nais, kung ikaw ay hentil, ay pupunta at pupunta ka doon sa well, doon sa community na yon to draw water. Alam naman po natin kung gaano ka-importante ang tubig sa isang tao. So, ano po ang sinisimbolo, gaano ito kahalaga sa mga tao nung panahon na yon? Itong well na ito, siya yung nag-neutralize sapagkat kailangan mong kumuha ng tubig, lahat, as in lahat, rich and poor, educated or illiterate, bata, matanda, lalaki o babae, lahat, mga kapatid, all needs to go down in the well to sustain their lives. They have no choice but to go down in the well to sustain life. Pangalawa, napag-usapan natin yung kahalagahan ng well. Pangalawa is water. Water. Walang import, walang halaga ang isang balon kung wala siyang tubig. So there is water inside the well. As important as it is, water was one of the first thing God created. No, mapapansin niyo ba? Ang tubig ang isa sa mga pinakaunang bagay na nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1 and 2, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Genesis chapter 1 verse 1. And to ganun ka-importante, alam ng Lord na importante ang tubig. Ang sabi nga nila, we can survive 40 days without eating. But we cannot survive 4 days without drinking water. In both the Old and New Testaments, the word water or tubig is used for salvation and eternal life which God offers humankind through faith in His Son. Isaiah chapter 12 verse 3. Ang sabi doon, with joy you will drink deeply from the fountain of salvation. No. Isaiah chapter 55 verse 1. Ang sabi doon, come all you are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread and your labor on what does not satisfy? Also in Revelation, in the New Testament, mababasa natin doon, He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, ang sabi doon, I will give water without cost from the spring of water of life. Also in Revelation chapter 22 verse 17, ang sabi doon, the spirit of the bride say, come.
And let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take the free gift of the water of life. You know, si Jesus, to open a conversation doon sa babaeng Samaritana, ang sabi niya, give me a drink. Hindi yung kanyang opening statement, hi, kumusta ka? Ako nga pala si Jesus. Sino ka nga? Hindi. Yung opening statement niya doon sa babae, I am thirsty. Give me a drink. Maaring nauuhaw si Jesus sa isang literal na tubig sapagkat he was exhausted, he was wearied, kaya humingi siya ng tubig. But this is the first time in the whole New Testament pinakita that Jesus is thirsty. Pangalawang bagay, pangalawang beses nating mababasa sa Bible that Jesus is thirsty nung naroroon siya sa krus ng Kalbaryo. I am thirsty. I thirst. Mga kapatid, si Jesus ay nauuhaw. Maybe this is an opening statement in this passage. But deeply, God or Jesus is thirsty. Nauuhaw siya sa iyo. Nauuhaw siya sa akin. Nauuhaw siya sa ating pagmamahal. Nauuhaw siya sa ating pagsamba. Nauuhaw siya sa ating mga pagpupuri. Nauuhaw siya sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Will you indulge Him? Ang sabi niya, I am thirsty. Mga kapatid, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon or part ang mensaheng ito. Abangan niyo po sa susunod na pagkakataon at pag-uusapan natin yung mga sumusunod na talata dito sa ating binasa sa oras na ito. But try to consider this. Ang sabi ni Jesus dun sa babae, give me a drink. Will you allow God? Will you give God kung ano yung kanyang hinihingi? He is thirsty. He is thirsty. Just like you and I. Maybe tayo ay nauuhaw sa maraming bagay sa mundong ito. Pagod tayo at we need water to drink. Jesus is offering Himself. Sabi ng Bible, I am the water of life. Will you receive Him today? Can you close your eyes and bow down your heads and let us pray? Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord, na marinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa oras na ito. Lord God, maging kami, Panginoon, ay nauuhaw, maging kami ay napapagod. Kailangan namin, Lord God, ng kalakasan ng tubig na nagbibigay ng buhay. At ikaw yon, Panginoong Yesus. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na maunawaan at makilala, Panginoon, ang iyong ino-offer, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Give us rest even, Lord God, sa aming mga pagod na pag-iisip, pagod na puso, pagod na pangangatawan. We are submitting ourselves to you. We ask you, Lord God, to be our Savior and Lord of our lives. We thank you, Lord God, and ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat mga kapatid sa oras na ito. At sa susunod na linggo, itutuloy natin ang ating series, The Seventh Man. Spirit sound, rushing wind, fire of God, for within
we pray, as we repent and turn from sin, revival ever smoldering, breath of God fan us into flame. And you sing, we need a fresh wind, the fragrance of heaven, pour your spirit out. Forever.
Wow, what an incredible message that was. We're so thankful for that. And I'm really, really excited just to be able to take some things out of it and apply it to my life this week. For all of you here for the first time, I'm so excited you guys joined us, and I hope you guys will join us again. And hopefully I can get to meet you guys, maybe even in person sometime. I hope you guys have an amazing and blessed week this week, and I'll see you guys again next Sunday.